So I don't know what I'm going to speak to Santo. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marami naman na balita na inumpamit sa kagandang loob ng Diyos ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkulin ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa ng lahat ng bagay.
upang sa pamamagitan ng simbahan ay may pakilala ngayon sa mga pinuno at mga makapangyarihan. Doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nananahayag sa iba, ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na pinatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya. Makalalapit tayo sa Diyos na panatag ang loob ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May galak tayong sumalot sa batis ng manunubos. May galak tayong sumalot sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at walang tutimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin, siyang aking awit ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalot sa tubig sa batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalot sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam niyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag niyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalot sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng pagpuri sa poon, sapagkat kahama-hama ang kanyang mga ginawa. Ipahayag niyo ito sa buong baby, mga anak ng Siyon. Umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa tingin niyo ang dakila at banal ng Israel. May galak tayong sumalong sa batis ng manunubos. Tumayo na lang. Ngunit hindi naganda ni sumunod sa kalabot.
Santo ay pinagdiriwang ay wala na po sa bago na kalendaryo ng simbahan. So, doon ang kanilang patron ay si San Pedro Alcantara. Hindi masyado namin narinig. E kahit na po yung aming santo ngayon, San Pablo ng Cruz. San Pablo de la Cruz. Ang malamang si San Juan de la Cruz. Pero yung Pablo de la Cruz, sabi na ako namin kayo yung founder ng Passionist Fathers, isa pong religious congregation. Bahagi rin po ng utusin na ipakita po natin na mga banal ang mga itinuturing natin ng mga santo at santa ay medyo na kanyang galing at may kanya-kanya rin kahinaan. So hindi po pwede na lahat tayo ay pare-pareho ang galing. Pero ang mahalaga lamang po ay gamitin natin kung ano yung galing natin. Kasi meron pang sabi natin, iba't-ibang lahat ng kagalingan. Ang mahalaga kung saan tayo magaling, yun ay gamitin natin ng 100%. Hindi pwede 90%. Ang bagay na sa 100%. Kaya nga po bahagi ni pinamumanin ko sa amin si Tomeo ay sino nga ang tapat at matalinong alipin. Hindi na malugan na matalinong alipin ay alam ko lang ang sagot. Kasi hindi ka naman pwede maging walking encyclopedia. Kahit yung sinasabi nila ng ibang walking encyclopedia ay may kahinaan din sa ibang mga bagay. Ang mahalaga lang ay kung ano yung galing natin, yun ang ibigay namin na 100%. At dahil magkakaiba tayo ng galing, huwag tayo hindi turun sa galing ng iba. Kung halimbawa ay yung galing ng iba ay kumanta, iba naman ay sumayaw. So, kanya-kanya ang galing namin. Ang mahalaga ay gamitin namin ito. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa kapwa, para sa komunidad, sa lipunan natin ginagalawan. We should complement one another. Kasi yung galing ko ay hindi mo galing. Pagsamahin namin ang galing mo at ang galing mo, pareho ang katutulog sa akin. Halika po na wala yung makita mo lang sa babay. Hindi yung pagkayan, hindi na makakayo sa akin. Na tulad ng pagkayan ay binigay sa akin ngayon sa ibang ito na ang binigyan ng maraming bagay ay alamang ng maraming bagay. At ang pinagkaliwalaan ng lalong maraming bagay ay pagkaluzan ng lalong maraming bagay. So kaya, kung yung galing natin, kung pwede kung ano yung galing natin, ibigay natin ang 100%. Kasi para masabi natin na yung deep, yung intensity na ibinabalik natin sa kapagay ng tinanggap natin. Kaya yung ibig sabihin na ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay parinagodin sa lalong maraming bagay.
Kung saan? Yung kalimahan. Yun ang ayusin natin. At ang ako ay gulungan natin na mag-improve yung kanyang kalimahan. Asal nga po natin, gamitin natin sa lalong ikaayos ang aming pagminos sa lalawin na ito para umangat ang katatayuan ng tao sa mundong aming kinakalawa. Mas marami mo yung magaling ngayong panahon na ito. Kaya naman, sabi na natin, ang pwede mo siya na ito, kinasarili namin, hindi namin pinamahal ng iba. At dahil sa hindi namin pinamahal ng iba, pareho mahal hindi dumadaloy. Kasi, kung yung galing namin pinamahal natin sa iba, surely, yung galing ko ng iba, hindi rin ipapahal sa atin. Kaya, ang nangyayari ay hindi lumalago. Hindi lang yung katatayuan natin, o hindi rin lumalago yung pinatawag natin sense of community. Hindi rin lumalago yung sense na pagiging Kristiyano natin. Kasi yung pagiging Kristiyano natin, hindi lang para sa ating sarili. Yan ay para sa lahat. Yun yung isang bahagi na ibigay sa atin ng Diyos na ibahagi natin sa iba. Kasi yun yung sinasabi ko rin na isusuloy. Kinakailangan natin isulog sa Diyos. Magaling ka lang. Hindi mo naman nakaan. O kung sabihin mo niya, managamit mo lang sa sarili mo. Pero hindi ka naman nakatulog sa limon ng iyong pinagalaman. Ay sayang. Sayang ang pagkakaroon ako kung saan ay hindi lamang po ikanalang. Alam niyo kasi kapag sinasarili natin yung kalima ko ay malaki po yung benefit sila. Hindi na tayo mag-iisip ng alin pa mas maganda. Kasi tayo lang may alam. Samantara pa kung may bahagi natin ito, yan po kung isa yung tinatawag na yung sa digital world na yung tinatawag na open source technology. Kaya kung isa yung sabi ng iba, ang tendency pa rin iba, magkakaroon ng open source, pero kung nag-develop na niya, kaya na. At yun ang pinalilagyan niya ng patent sa naiyayaman. Siya na lamang yung kikita. And then, i-describe niya ngayon na hindi na maging open source. Maging close na. Maging close na. Kaya, medyo malaki po yung hapon na hindi namamanig sa alam ng buong kapag. Na tingnan natin sa aming pag-iwas na kapag ba naitanong natin, naisulit ba natin yung galing na pinagkaloob ng Diyos sa atin. O baka naman, pinalo lang natin. Hindi namin alam. Kasi natatakot tayo na baka alamin yung iba. Yung commission mo, human element. Sinasabi ni Jesus,
talagang ikaw ay isang tapat at matalinong na libre, ay handa kang magsulit na mga biyaya na ipinagkaloob mo at ibahagi mo sa iba. Kasi bakit? Kasi yung pinaka-puntasyon niya ng alin, hindi lang naman sa iyo. Hindi lang ibinigilin sa iyo ng krus para sa sarili mo. Ibinigilin ng krus para sa lahat ay pagkasuluhan. Pinakita ng lahat yung magkakaroon ng magtuluhan. Kasi hindi naman po yung pinakuntos ng pagkilos natin. We need one another. So, bahagi rin po ng kontusin po ay ang pagkaya na ibigay ni Jesus ay gamitin natin yung galing natin. At sigurado rin po, yan din ay tunay na magbibigay ng pagdalo para sa sarili at para sa bawat isa sa atin. Kasi mga kapatid, isipin, marami tayong galing sapagkat hindi nagagawa. At yung iba naman, kung isa na hindi yun ang hindi yun nagagamit yung iba. Alam mo ba kung hindi nagagamit yung iba? Swapa. Yung iba ay swapa na itago yung kanilang galing. Yung iba naman, swapa na rin. Gusto nila sila lamang ang pikilos. Gusto nila sila lamang ang matatrabaho. Hindi. Pinakita nyo din natin. Yung third na ginagawa ng simbahan dyan ay kung isa nyo din yung bagay na kutusin ko ay medyo mahina pa tayo. Yung third na ginagawa ng simbahan ay subsidiary. Subsidiary. Yung mga corporate works, marunong yan, subsidiary. Subsidiary, hindi lang na nila yung kutusin sa simbahan. Principle of subsidiary. Subsidiary. Ibig sabihin, in short, matuto kong magbiligay. Magkontrabaho, hindi iba. Sabi nga kung isang sa simbahan, ang problema ng kung isang sa simbahan, ay natatakot tayong kumilos. Natatakot tayong kumilos. Sabi nga kung isang maaaring siguro gawa ng pangulangan ng skills. May mga pagkataon, sinasabihan ng isang mong tao na nakikin gawin mo. Ayaw. Ayaw ko Diyos. Tatakot ng gamitin yung kanyang galing. Ay, sayang ko. And then, kumisa, kapag kumanta, anong ginagawa natin? Sinisisi natin ang ibang tao. Pero hindi natin nasisi yung ating sarili natin. Ang kumisan, napakaswapan natin. Ayaw natin, kung tayo ang nagtatrabaho, kumisan ayaw namin tulungan yung iba na kumilos. At kumisan, tayo rin ay madamo. Madamo na ibahagi yung aming galing. O kung isa naman tayo natatako na ipakita yung ating galing. Either of these, ay kakulangan, ay nasabihin sa atin ng Diyos, hindi namin natako na 100% yung galing na ipunigay sa atin ng Diyos. Kasi bakit? Kasi, ay dapat umangkot ito sa mas magandang katatayuan ng pagkilos natin sa daigdig nito. Hindi pabalik, hindi pauro.
Pero tama yung sinabi ko ni Pamilo na pinapakalala sa atin ng mga kalipas na araw. Ano sabi? Beware of what ones are free. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Kasama na dyan, no? Yung hindi namin pag-develop ng aking galing at yung hindi namin hinahayaan na ma-develop din yung iba yung kanyang galing para sa lalo ikaayos ang aking pag-ilos sa daliging na ito. Ito yung pako yung hapon na kinakailangan natin na pagtuunan ng tiit bilang mga mananampalataya at kasunod ng aming Panginoon sa Kristo. Kasi nawawala na ang kalimutan na kapag dumating ang pagkataon na tayo umarap sa Diyos, walang sabi susulit niya. Kapag pinanaw ng Diyos, hindi naman ito ba yung galing mo? Para sa mo at para sa kapwa mo. Ginamit mo ba yung kalimong para sa simbahan? Ginamit mo ba yung kalimong para sa kayusan na ating lingunan? O baka sagot natin ay hindi po. Ay sayang. Sayang ka rin na ibinigay sa ating Diyos. Sa Panginoon, tupagain sa iyong
Ama namin Dominika. Tungayan mo ang aming mga pag-aalala ngayon na pinag-alala namin sa pagod ng Diyos. Ipagalaw mo kami ng iiwang ng mga mistero ng hapis ng Panginoon ay makatulad sa aming ginaganap sa pamamigal ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasapagamit ka. Amen. Sumainyo ang aming Panginoon. At sumainyo rin. Aras sa Diyos, sumainyo ang puso at Diyos. Itinaas na namin sa Panginoon. Kasi sila yung magbubuhay, hindi na lahat ng mga kumalaman. Kawaan mo sila patuloy
sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanyang lahat ng mga patuloy sa iyo. Diyos, ang mga kapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawa na ang mga. Amen. Upang tayo ay makapagsuri sa galing na ipinagdaloob sa atin ng ating Diyos. Pagkaloob